spirit and life. You have the words of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time, the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me.'" The Lord said, "Pay attention to what the dishonest judge say. Will not God then secure the rights of his chosen ones, who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. God is a God of justice. Sabihin nyo nga po, justice. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. This is what our gospel would want to remind those people who are asking something to God. Sa mga mayroon pong hinihingi, mayroong dinadasal o hinihiling sa Diyos, para po ito sa inyo. And Jesus used a parable of a widow. A widow who keeps on asking the judge for justice against her adversary. And Jesus used this to emphasize that God is just. May isa raw balo. Isang balong balik ng balik sa isang hukom upang hingin ang katarungan. Nung panahon ni Jesus, ang balo ay isa sa mga pinakakawawang uri ng tao. Pinakakawawa dahil bukod sa siya ay walang asawa, balo nga eh, no? Walang asawa, ang balo noon, hindi pwedeng magtrabaho. Walang kabuhayan dahil lalaki lang ang pwedeng magtrabaho noon. At lalaki lang ang binibilang sa lipunan. Kaya nga, nakakaawa kasi wala nang asawang lalaki ang balo na pwedeng magtrabaho para sa kanya. Wala na siyang kabuhayan. At dahil babae, hindi kabilang sa lipunan.
hindi binibilang sa lipunan. Kaya isa ang mga balo sa mga nakakaawang uri ng tao noon, bukod sa mga may sakit. No po? Ganyan nakakaawa ang isang balo. Pero pansinin natin, kahit siya ay nakakaawa, obviously, kailangan ng tulong. Ang hinihingi lang ng balo ay kung ano ang makatarungan. She is asking what is just. Kaya nga po sa mga humihingi dyan, no? Kung meron kang dinadasal, meron kang hinihingi, nire-reklamo o nilalapit sa Diyos, tingnan mo muna ang iyong sarili. Nakakaawa ka ba talaga? Nangangailangan ka ba talaga? O gusto mo lang? Mahiya tayo dun sa isang balo. Kaya, sa kakabalik-balik ng balo, ibinigay sa kanya ng hukom kung ano ang makatarungan. Ibinigay ng hukom dahil siya ay nakukulitan. Magandang pagnilayan natin po ito bago tayo humingi ng humingi sa Diyos. Bago tayo magreklamo ng magreklamo sa Diyos. Una, nangangailangan ba talaga tayo? O hinihingi lang natin kung ano ang ating gusto? Pangalawa, makatarungan ba ang ating hinihingi? O baka naman higit pa sa sobra? Madalas kasi, grabe din tayo makahingi. Humihingi tayo ng yaman, pero ayaw naman nating magtrabaho o ayaw nating mahirapan. Gusto na lang tumama sa loto. Gusto na lang umulan ng pera. Gusto na lang dumating ang swerte. Gustong pumasa sa board exam. Oh, meron po ba magti-take ng board exam? Oh, gustong pumasa sa board exam ang sipag, magsimba. Pero noong nag-aaral nung college, hindi pala pasok. Pwede bang maging professional yung ganun? Nagdadasal ng kailangan o nagdadasal ng kagalingan, pero pabaya naman sa katawan. Ayaw magtimpi sa pagkain. May sakit na, bisyo pa rin ang bisyo. Kaya madalang maganda, no? Tignan natin yung ating mga hinihingi sa Diyos. Makatarungan ba tayo? Kasi makatarungan ng Diyos, ibibigay kung ano lang ang makatarungan. Mga kapatid, tandaan, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Ibibigay hindi ang ating kagustuhan. Kaya bago tayo humingi, suriin ang sarili. Ito ba talaga ay ating kailangan? O baka naman, gusto mo lang. Amen.